Hello, welcome to Water Sign Philippines. So ito po ang ating general love reading for Water Sign Cancer, Scorpio, Pisces. Actually, money and love po tayo ngayon. Take only what resonates. This is for November 2022. So mga hindi pa nakaka-subscribe, pahit na lang po na subscribe at notification bell. And para sa ibang channels natin, no, check nyo na lang dyan sa description box. Kung gusto mo personal reading, Jing Tarot Reader, paki-search na lang po sa Facebook. So again, this is for Water Sign Cancer, Scorpio, and Pisces. Spirit guides, angel guides for Water Sign, please. Spirit guides, angel guides for Water Sign, please. Thank you po. Let's start your reading for Water Sign. Okay. November 2022, pagdating sa iyong stability, the Seven of Pentacles is here, Taurus, Virgo, Capricorn energy. I feel like nakikita natin that lahat ng mga kailangan mo is makukuha mo naman, no? Nakakita tayo dyan, halimbawa, pagdating sa pagkain, hindi ko naman nakikita nagugutuman ka. You have everything that you need. Kaya lang, I can see a lot of money na nalalagas or na ilalabas din. Maybe, with whatever reason, yeah, na umaalis sa kamay mo eh. The Queen of Swords is here. Okay? Pero nakikita natin yung mga pangangailangan mo, pagkain, bahay, whatever, tubig, lahat ng mga yung mga pangunahing kailangan, nakikita natin nakukuha mo yan or meron ka yan. Kumbaga, iba pa rin kasi sabihin mo bagsak na talagang problemado, iba pa yon. Nakikita natin na sabihin na natin si pera mo is nalalagas, pero sa yung pangangailangan mo naman is naandyan pa rin naman. The Two of Wands is here. I feel like pagdating sa love, nagkakaroon ka ng plano dito or meron ka ng kakonect dito and you want something else na mangyari pa. I can see a connection na parang mas gusto mo mas mag-grow or pinaplano mo na in the near future pag ito nag-grow, may something na gagawin ka pagdating sa connection ninyo. And I feel like for some of you keep on praying or talagang ina-manifest or hinihiling mo kung ano man itong bagay na ito na may kinalaman sa love. Okay, balik tayo sa money. I can see you are afraid or sabi na, you don't have enough strength here with the Page of Swords. Medyo may kahinaan ng loob, no? Nakakita tayo ng mga problema, sakit ng ulo, or problema na may kinalaman sa mga taong malayo. So, this is not your problems. Problema nila na pwedeng possible na malaman mo or ibibigay ko ba to? Kaya ko ba to? Parang may ganun, may hesitation. Kasi may something na malayo sa'yo or problema ng mga taong malayo sa'yo na parang ayaw mong isipin. Pero gusto mong solusyonan with the Death card. Ayaw mong tulungan or ayaw mong bigyan. Pero gusto mong solusyonan. That kind of energy. And you do have here the Moon, Pisces energy. Kasi yung iba sa inyo, may hesitation ka dahil una sa lahat. Ang hirap mo na magtiwala eh. Maaring minsan ka na nalungkot dito sa mga sinasabi nito mga taong to sa'yo. And because of this kalungkutan or sa sobrang laking impact sa'yo nitong kalungkutan na ito, maybe nagkaroon ka ng disappointments dito sa mga taong ito eh. Sa mga nababalitaan mo, sa mga nasasabi or mga nalalaman mo regarding sa kanya or sa kanila. Ngayon, ito yung nagdudulot sa'yo ngayon kung bakit parang may trauma ka na, parang ayaw mo ng tulungan. Pero gusto mo matapos kung ano yung problema nila. Kasi maybe you are aware of the problem, alam mo naman na kailangan, pero parang hindi mo na, parang alam mo yon, yung parang may hesitation na talaga sa'yo sa pagtulong pagdating dito sa taong to. But anyway, muna tayo sa love. Yeah, the devil is here. Minsan ka na kasing naloko, minsan ka nang nauto, a very narcissistic and toxic energy there. So, balik tayo sa love. For water sign, please. For water sign, please. Spirit guides, Cancer, Scorpio, Pisces. Spirit guides, angel guides. For water sign, please. For water sign, please. For water sign, please. One last shuffle for love, please, for water sign. Okay, hindi ko ito kukunin. Okay.
If you're single, maraming option dito. Marami ka nang marami kang inignore or hindi pinansin na tao, or maybe there's a lot of offer here with the Page of Cups, kaya lang mas pinipili mong maging emperor because you want true love. Ayaw mo ng putyo-putyong love lang. Ayaw mo ng kumbaga sa connection, ayaw mo makipag-connect sa kaunting connection lang, or hindi naman para gusto mo na solid connection, you know what I mean? Because you really want something stable. Okay, stable na connection. May nakikita tayo na may makakonek ka pero hindi ka interesado sa kanila. Mas interesado ka pa na gawin yung mga hobbies mo. Yeah, I don't know, but I can see an ears ng pang cosplay. This could be a reading. Yung tenga pang cosplay or something na ginagamit pang cosplay. This could be a reading. Anyway, tell me about water sign in love. Water sign in love. Thank you, spirit guides, angel guides, for water sign in love, please. The Two of Cups. We do have here the Two of Cups. Clarified. I can see in the near future, may relationship na mas lalo pang mag-grow dito. Like a destiny kind of energy. And with the Seven of Cups and the Hierophant, yeah, actually, ito possible marriage ito in the near future. If you are currently in a relationship, nakikita natin na equal give and take dyan. Yan yung nagdudulot kung bakit magkakaroon ng growth dito with the Three of Wands and a big offer with the Ace of Cups. This could be an offer of a new beginning, an offer of marriage. Maganda. Kung ikaw ay nasa isang relasyon na nakakita tayo ng pagsasama, pagmamahala, nakakita tayo dito ng responsibilidad, and kaya lang may mga times na itinatago. Ganon. Maybe yung relasyon, yung connection, but I can see a lot of love, a lot of money coming your way. Okay, may nakita kong dumaan. This could be your reading. Parang dumaan ng payuko. Maaaring may dumaan sa harapan mo. Medyo, I don't know kung may nakayuko ba siya o mas maliit talaga siya sa'yo. Okay, anyway. Money, balik tayo sa money, ano? Money for water sign, please. Money for water sign. Cancer, Scorpio, Pisces, Spirit guides, angel guides. Money, we do have the Six of Cups. Kung ikaw itong may kailangan ng tulong, may tutulong sa'yo. Kaya lang with the Four of Swords, iba ang attention nitong taong to. Be careful. Tutulong siya, pero may gusto siyang kapalit dun sa tulong na ibibigay niya sa'yo. So, mag-ingat ka. We do have here the Two of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, energy. I can see plano. Pero kung may plano ka, huwag mo na lang sabihin sa iba. Mas maganda sa iyo na lang. Why? Kasi maaaring may chance pa na hindi matuloy yung plano na yan kung sasabihin mo ito sa iba. Kasi with the Sun, I can see you are thinking positive about this plan. Okay, malinaw sa iyo, maliwanag sa iyo kung anong gusto mong mangyari. Kaya lang with the Eight of Wands, pagdating sa ibang tao, especially pamilya, malalapit na kaibigan, huwag mo na lang sabihin kung ano yung plano mo, okay? Sarilihin mo na lang muna sa ngayon. Hindi ko nakikita na itong mga taong to ay natutuwa sa mga planong yan, bagko sila pa ay pwede makasira kasi with the Nine of Swords, lalo na kung may kinalaman sa pagta-travel, no? Six of Wands is here, Aries, Leo, Sagittarius, energy. Mas maganda kung ito ay may kinalaman sa pagta-travel, it's a surprise na lang, rather than a travel na sinabi. Kasi mas high chance pa na hindi siya matuloy kung sasabihin mo sa iba, dahil sila rin yung magiging dahilan kung bakit hindi matuloy ito with the Nine of Wands. Yan, these are like challenges, problema, na possible na wag mo na lang sabihin sa iba, sarilihin mo na lang kung ano yung plano mo na yan sa ngayon. Okay? So, yeah. Any more message in the near future, please? For water sign? Yeah. Hindi ko talaga nakikita nakakaipon ka. No? Medyo hintay-hintay ka lang ng konti. Okay? Hindi ko nakikita nakakaipon ka. Kung anong ginagawa mo ngayon pagdating sa handle mo na, pag-handle mo ng finances, medyo kailangan mo baguhin yon. Kailangan mo medyo baguhin yon para makaipon ka na. Thank you for watching. Sana nakarelate kayo, nakaresonate kayo. Please do like and subscribe to our channel. Unicorn Princess Tarot, Madam PTV, Virgo, Philippines, Tap It, Hapon TV, Water Sign, Philippines, Madam P Vlogs, Libra, Philippines. I love you all, guys. Thank you for watching and bye-bye.